Tinatigan ng korte ang actor-host na si Vong Navarro sa kontrademanda niya laban sa modelong si Denise Cornejo at tatlong iba pa. Kaugnayan sa pambubugbog kay Navarro noong January 2014 at may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi Con, inyeto lang ang guilty beyond reasonable doubt para sa krimeng Sears illegal detention for ransom ang mga nanakit sa aktor na si Vong Navarro noong January 2014. Sa promulgation ngayong araw ng Taguig RTC Branch 153, tinatulang guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero at Kim Yunra. Reklusyon perpetua ang sentensya sa kanila. Agad na kinansela ng korte ang bail bond o piyansa ng mga nahatulan. Pinakumit agad ng korte sa kulungan sina Cornejo at Ras na personal na dumalo sa promulgation kanina. Habang iniutos naman na maglabas ng warrant of arrest ang korte para kina Lee at Guerrero. Iniutos rin ng korte na magbayad ng danyo sa abos sa 300,000 pesos ang mga nahatulan kay Navarro. Hindi dumalo si Navarro sa promulgation kanina, pero sabi ng kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga, ipinagpapasalamat ng aktor na nakamit niya ang hustisa. Sinusubukan pa nating hingan ng reaksyon ang mga hinatulan. Nagsampa ng kasong serious illegal detention for ransom si Navarro matapos siyang kasuhan ng rape at acts of lasciviousness ni Cornejo noong 2014. Ibinasura ng Korte Suprema lahat ng kaso laban kay Navarro noong February 2023. Rafi, Connie. Maraming salamat. Salima Refran. Ipagbabawal ng dumaan ang mga motorsiklo sa service road sa ilalim ng inaayos na EDSA Kamuning southbound flyover. Kaya naman, kamustahin po natin ang lagay ng traffic doon sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Connie, isang mainit na tanghali sa iyo dyan at kaholiday kahapon noon nang isara yung bahagi ng southbound lane ng EDSA Kamuning flyover. At ngayon pa lamang yung unang araw na may trabaho, kaya traffic. At lalo na sa ilalim ng EDSA Kamuning flyover dun sa service road malapit sa Tibog Avenue. Naiipon kasi doon, Connie, yung mga sasakyan, nag-iimbudo sila doon. Kaya nga sabi ng MMDA, para mabawasan yung volume ng mga sasakyan doon, ay simula bukas yan ha, bawal na ang mga motorsiklo na dumiretso sa service road. At papakanani na lamang sila sa mga alternate routes katulad dito sa Scout Borromeo. Hindi naman daw huhulihin o titiketan ang mga motorsiklo at papakiusapan lamang ang mga ito. May ilang nahahaselan dito dahil dagdag oras ang gugugulin nila sa mga alternate routes, bagaman may ilan din na pabor din dito. 5 buwan, Connie, na nakasara ang southbound lane ng EDSA Kamuning flyover para sa repairs sa ilang bahagi nito. Tanging mga bus lamang ng EDSA bus carousel ang papayagan sa left lane nito. Ngayong araw ay sinimulan ng bakbakin ang mga bahagi ng flyover na papatibayin ng semento dahil bitak-bitak na ang mga ito at tumatagas na ang tubig sa ilalim nito. 1992 pa ginawa ang flyover, ayon sa DPWH ay sisikapin nilang mas mapaaga ang pagtatapos ng pagkukumpuni na tinatayang October 25 yung pinaka-deadline nila. 24 oras daw nilang magtatrabaho sa tatlong shift. Narito po ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. New service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Hindi naman natin sila ulihin. Talagang i-guide lang natin sila. For their safety rin kasi talagang siksikan talaga dito sa service road para wag na po silang makipag-gitgitan. Connie, nandito tayo ngayon sa EDSA sa kanto ng Scout Borromeo at patuloy pa rin yung pagsasaway, no? Pagpapadirect ng mga MMDA enforcer doon sa mga motorsiklo na kumana na at wag na makipagsiksikan doon sa kanto or doon sa panulukan ng Timog at saka sa may EDSA Kamuning flyover na service road. Pwede na po kayong kumanan sa Albano, sa Panay at sa Scout Borromeo. Ang kalaban na lamang ng ating mga MMDA enforcer
ay yung siyempre napaka-init at tirik na araw ngayong katanghalian. 5 months na isasara itong EDSA Kamuning flyover, kaya dapat masanay na tayo doon sa mga alternative routes, doon sa kanan, maraming kanan dyan mula rito sa EDSA. Kaunin. Maraming salamat, Joseph Morong. Stranded ang ilang pasahero sa Dr. A. Santos Avenue, Paranaque dahil sa kilos protesta ng grupong Manibela. Sa ulat ng Super Radio DZWB, bahagi ng protesta sa PUV Modernization Program ang hindi pagbiyahe ng mga jeep. Ayon sa Manibela Paranaque Chapter, patunay ang nangyari na hindi kaya ng pamahalaan na wala ang serbisyo ng mga tradisyonal na jeep. Pero paglilinaw nila, hindi nila gustong paralisahin ang transportasyon. Yun lang daw ang nakikita nilang paraan para pakinggan ng pamahalaan ang kanilang hinaing kontra PUV Modernization. Matatanda ang hindi na pinalawig ng gobyerno ang deadline nitong Martes ng franchise consolidation sa ilalim ng modernization program. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dahil pa rin po yan sa epekto ng El Nino. Dahil dyan, iiral po ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa buong rehiyon. Mapapabilis din ang pagtulong sa mga apektadong komunidad. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Dingras sa Ilocos Norte. Ilang barangay roon ang halos 3 linggo nang walang tubig. At dahil naman po sa pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, muling nasilayan ang lumang bayan ng Pantabangan. Makikita po ang ilang bahagi ng natibag na simbahan, munisipyo, bantayog ni Jose Rizal, sementeryo at maging mga putol na punong kahoy na nalubog sa tubig nang gawin ang dam. Nakaranas ng Agua de Mayo o yung unang ulan ng buwan ng Mayo ang ilang lugar sa bansa. Ayon sa PAGASA, local thunderstorm po yan. Malakas na naging buhos ng ulan kahapon bandang hapon sa Quezon City matapos ng halos buong araw na matinding init. Inulan naman umaga pa lang ang ilang bahagi ng Calbayog City sa Samar. Tumagal ng 20 minuto ang ulan at nagpatuloy ang makulimlim na panahon. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa ang makararanas pa rin ng mainit na panahon. Iilang lugar lang ang may tsansa ng ulan base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Bagaman mababa ang posibilidad na ulanin ng Metro Manila, maigi pa rin ihanda ang payong para panangga sa init man o bigla ang ulan. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nakaapekto ngayon sa bansa. Halos 40 mga lugar ang tatamaan ng danger level na heat index. Maaring sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw sa Pilicamarina Sur. 47 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Posible namang umabot sa 42, 43 o kaya 44 degrees Celsius ang damang init sa ilan pang panig ng Northern, Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na po ang Metro Manila. Makapal na usok ang gumising sa ilang taga Lucena, Quezon. Mula po yan sa isang oil mill sa barangay Dumoit. Ayon sa BFP Quezon, nagsimula ang sunog pasado alas 4 ng umaga kanina. Naapula na po ang apoy. Inaalam pa ang sanhi nito at ang halaga ng pinsala ng sunog. Latest naman tayo tungkol sa Miss Universe. Bucket list check para kay Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. After a long trip to Kalinga, na-meet at nakapagpatattoo na si Michelle kay Apo Wang On. Matatandaan na ang legendary Mamba Batok at Presidential Medal of Merit recipient ang inspirasyon sa iconic gown ni Michelle sa nakaraang Miss Universe pageant. Nagbabalik as host si Alden Richard sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Co-host niya ang Phil-Am Beauty Queen at Miss Universe 2022 na si Arbonne Gabriel. Mainit naman ang pagsalubong ng Pinoy fans kay Miss Universe 2023 Shaynice Palacios kahapon. Chinika sa inyong kumare ng Nicaraguan Pride ang bet niyang matutuhan dito sa Pinas. Mabuhay Philippines! Hola Filipinas! It's a pleasure to me be here. Learn more about your beautiful country, Philippines. More up and obviously know more about the beautiful language that you know. I really, really interesting about it. Mabuhay! Maraming salamat po! Opo!
Mga mare at pare, what if maging lumpia kayo for a day? Anong klaseng lumpia ka kaya? Ako, ano, sexy lumpia. Kasi di ba para may korte yung lumpia. Okay. Nakilala sa Level Up at Not Your Typical Lumpia Recipes ang ating live na makakakwentuhan ngayong umaga. Ang binansagang lumpia queen at People's Voice winner sa General Social Food and Drink category ng 28 Webby Awards, Abigail Marquez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Abby. Good morning po. Thank you for having me. Abby, anong pakiramdam at reaction mo nang malaman mo na isa ka sa winners ng 28 Webby Awards? Sobrang saya po. Nakakaiyak sa saya. Kasi matagal ko na siyang pangarap eh. And ito na yung parang kung magkakapangarap na yung mga creators or yung mga talents in the digital space, ito na po yun. Parang, kumbaga, ito yung Oscars ng mga creators. And first, hindi lang po kasi siya recognition of the hard work that I put in my videos, pero dito ko po na-realize na yung Filipino food, may laban pala siya internationally. And nagkakaroon tayo ng representasyon sa mga international platforms na ganito. Kaya I think right now, this is just the start and we have so many spaces pa to fill yet in the digital space. Napaka-ganda po nitong recognition. Tama, no? Kasi napaka-prestigious at first Filipino recipient ka, di ba? Yes, itong award na ito. Pero ano sa tingin mo yung naging edge ng iyong mga content at Lumpia Queen branding mo? Okay. First po is the quality actually of my videos. Yung quality niya, yung clarity, and also yung accessibility. So, simula po sa pagpili pa lang ng recipes na gagawan ko ng video, up to the writing, kung paano ko siya i-explain within just 1 minute at para maintindihan ng nanonood yung recipe, the culture behind it. Talaga pong, I really work hard to deliver that. And also, yung disiplina po to stay on brand because now, there are a lot of food content creators with different approaches to their videos. But for a strong brand, I have to stick to what I do, which is accessible recipes. Doon naman po sa lumpia, well, ang tulong po niya is, well, nagkaroon ng recall yung mga tao. Marami na pong pang-asar ang naipon sa akin na internet. But more importantly, naging opportunity po siya para mag-stand out in the space and also experiment with the lumpia because when someone calls you the lumpia queen, I feel like it's my opportunity to try different takes on it, diba? Oo, tama ka kasi pina-follow kita, no? Napakadaling sundan ng iyong mga content. Pero ngayong internationally recognized ka na, ano pang mga pagkaing Pinoy ang bet mo pang i-explore at gawing content bukod sa lumpia, syempre? Pero ang dami na rin, diba? Yes, apo. Super dami na. So, siguro po ngayon, my focus would be to the lesser known Filipino food. So, usually po, di ba, sinigang, adobo, sasarap na mga yan. But I feel like marami pang masarap na pagkain Pinoy. So, recently po, I featured ginisang munggo, which also went viral. Tortang talong, one of my most viral videos ever na after posting a tortang talong recipe, very humble, right? People from international audiences, nakikita ko ginagawa na nila. Japanese, people from Africa, they're trying our Arcanto-style fried chicken. And recently also, Menudo, creating twists to this masasarap na Filipino food. So, I'm really looking forward to see ano pa yung papatok internationally na mga parang kung para sa ngayon, ha, hidden gem pa na Filipino food. Oo. At ito, mainit-init pa ha. Sing init ng panahon, may fresh na international nomination ka na natanggap ang James Beard 2024 Media Awards. Anong reaction mo riyan? I know. So, ito po talaga yung umiyak po talaga on the spot. Kasi for the longest time, I grew up watching cooking shows, right? And yung mga cooking game shows na ito, yung mga judges nila, talagang nakadikit sa pangalan nila. James Beard nominee, this, James Beard winner, this. So, parang matagal na talaga siyang pangarap. And for me,
napakalayo niya eh. Nung, siguro if you ask me 3 years ago, napakalayo niya, hindi ko akalain na makukuha ko siya. Yung nominations pa lang guys ha. Mm-hmm. Pero grabe na kasi for me na that's still a big honor, you know? So, nakakagulat siya, pero again, nakaka-proud. Sobrang happy, and again, it's an opportunity for us to show the Filipino talent in this level of a platform. Mm-hmm. Global na, no? Pinoy Pride. Maraming salamat, and congratulations sa'yo, Lumpia Queen Abby Marquez. Thank you po. Naging matagumpay ang resupply mission ng BFAR PCG sa Bawa di Masinloc sa kabila ng peligroso at umano'y nakamamatay na pag-water cannon ng China sa ating mga barko. Narito ang aking report. Attention all crew, attention all crew. Call Zebra. Baka may botasyon dili natin yung mahal natin patin. Woohoo! Sa pagharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila pagharap ni na David at Goliath. Woo! Pasok! Apat na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkaw ng BFAR ayon sa PCG. Ya, sarado ya. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BFAR at China Coast Guard. Oh, babangga! Babangga! Woo! Kapol! Bangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang inaasas ng mga Pilipino ang pinsalang pinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard, maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion Reconnaissance Plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi kung hindi nila pinapayagan yung maliliit na banggan papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Yes. Sa sobrang init sa bansa, para na talaga tayong nasa giant pugon. Kahit diba? Nga sa gabi, diba, maalinsangan pa rin ang panahon. Kaya may cool bonding ang isang pamilya sa Quezon. No aircon, no problem. Kahit hindi na-carry ng ventilador ang mainit na panahon dahil ang pamilya Talisayon ay mayroong Beat the Heat solution. Presenting Kulambu-style camping. Sa kanilang balkonahe, naglatag ng kutsyon at iba pang sapin. Dahil Kulambu ang animoy tent, presko ang simoy ng hangin. Paalala lang po, safe daw sa kanilang lugar, kaya safe and sound ang kanilang tulog. Patok sa netizens ang kakaibang staycation. Libo-libo na ang interactions niyan at certified. Trending! Sarap matulog, no? Sa labas. Oh, actually, masarap ang simoy na fresh, ha? Oh, nahangin talaga. Correct. Yan ang inaampad. Sana matupad na yung pangarap natin, no? Na ano, aircon sa buong Pilipinas? Naglumamig na. Sana mag-Disyembre na uli. Dapat magtanim pa ng mas maraming puno. Ayun, yan ang talagang solusyon. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.